mababangis na hayop. Mga taong wala ng buhay pero patuloy sa paghahanap ng makakain. Ang biktima, tao rin. Sila ang katang-isip ng mga nilalang, ang zombie. Ang lakas-lakas ng impluensya talaga sa Hollywood na pagkatapos noon, iba't ibang pelikula na sa iba't ibang parte ng mundo, whether Italian films, French films, hanggang recently, Filipino films, ay kinopya na rin yung konsepto ng zombie. So, dito natin mapapansin yung malaking impact ng mass media sa consciousness ng mga tao. Ang konsepto ng zombie ay nagmula raw sa South Africa. Kilala ito sa tawag na Enzumbe. Ito ay ang konsepto ng spirit capture na ang ilang mga witches, mangkukulam, kaya nilang kunin ang iyong kaluluwa, ilagay sa bote, at therefore, i-control ang iyong katawan. Sa ating makabagong mundo ng siyensya, hindi raw makatotohanan na posible ang zombie. When people are dead, of course, at the end of life, hindi na sila pwedeng gumalaw, kumilos, o mag-isip. Sa ngayon, wala po tayong mga sakit, no, na ganun yung manifestation, like yung kunyari patay na, yung babangon. Pero maaaring nagbabago na ang pananaw ng ilan. Pwede rin daw maging totoo ang konsepto ng zombie. Imposible na magkaroon tayo ng zombies, pero posible na magkaroon tayo ng mga behaviors or attitudes na parang zombie. So ito nga yung sinasabi nating zombie-like people. Posible raw na maging epekto ito ng sakit sa pag-iisip. A psychiatric disorder kung saan nawawala sa realidad yung tao. And then, they can do weird things. You know, isa na doon is they can probably eat people in the extreme. Pwede rin daw na dahil ito sa illegal na droga, ang bath salt, isang synthetic drug na nagdudulot ng pagkatuliro. Ang droga ay sanhi rin daw ng pagkasira ng mga parte ng utak ng tao tulad ng frontal lobe at cerebellum. Yung frontal lobe, kapag nasira siya, then nawawala yung analytical abilities natin. And then, ang natitira na lang is probably yung movement. So we can be active, pero hindi na tayo nag-a-analyze. Kinatatakutan din ng ilan ay ang sinasabing posibleng pagkalat ng isang zombie virus. Kung saan mag-aasal zombie ang sinumang tapuan nito. Pero huwag daw agad mabahala dito. Basta infeksyon sa utak, karamihan nagbabago ng pag-iisip. Pero yung pong sakit na magkukos na isang tao, maghanap ng karne ng tao, nakakainin, kagaya ng mga pinapalabas sa mga sine at saka sa mga video games, wala pong ganun sa ngayon. Posible man o hindi, mananatiling buhay sa ating malalim na takot, ang zombie.